kong live dito. Ayan, ilalagay ko yung YouTube niya dito. Please subscribe po. Please support. So, ayan ngayon. Dai! 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 May ano ako, Dai? May isa akong subscriber na nag... ano, nagtatanong. Kasi, nung napanood niya sa akin yung vlog na about sa may newborn, nasabi ko, non-stop na talaga. Sabi niya, nag-PM sa akin. Sabi niya, Dai, napanood ko yung vlog mo. Kasi first timer din sa Dai. Tapos, ang alaga niya is, may 2 years old din, buntis. So, parang ikaw, naalala kita. Oo, naalala kita. Sabi ko, si Dai Dinsky, parang, pagdating niya is bagong panganak din. Bagong panganak o oh, pa. Mga 15 days ng anak yung amo ko. Oh, so dumating ako ng December 15 tapos pagka December 30 saka siya nanganak. Ah. So ikaw na isip ko kasi ako hindi ko pa masabi na successful ako kasi on the way pa lang ako eh, 'di ba? So ayun nga guys, si Dai Dinsky. Hi guys. Ano siya? Pagdating niya is nanganak yung amo mo din. So, paano ang sitwasyon? Kasi first timer din to siya. Parang sa'yo, Dai, ano, subscribe. Parang same kayo ng situation. So, ngayon, mag-to-contract. Ay, to-contract ka na, diba? Mag-finish second contract na ako. Oh, diba? So, 9 months na lang, mag-e-end na yung second contract. Wow. Oh, diba? So ano, Dai, fix mo? Sa ano? Sa una, mahirap. Kasi... may alaga tayong isa eh. Tapos, ilang taon yung ano mo? Alaga mo nung una? 7 years old. Ah, malaki-laki na. Tapos, ang ginagawa ko, unang pagmanak ni amo, hindi pa siya talaga ako yung nag-aalaga. May kinaka din? Hindi, sila mismo. Ah, wala kinakang helper? Wala. Si among lalaki yung nag-aalaga doon sa bata, tsaka nagpapaligo. Ah, hindi pala lahat. Hindi. Sa akin kasi meron. So, yung madam ko kasi hindi siya marunong. Kung baga nakalimutan niya na daw. So, si lalaki yung nagpo-provide dun sa bata yung nag-aalaga. Ganun so, yung si sir. Yung ginagawa niya, pag pinapaliguan, tinatawag ako. Manood ka sa akin kung paano ko paliguan kasi after 3 months, ikaw na yung mag-aalaga. Ang galing mo. Si sir ko din, Dai, ganun. Hindi na nga ako ginigising ng ano, ng gabi. Akala ko hindi naman na. Talaga yun eh. Hindi naman na pwede yun. Pero merong amo na... nangalay na ako. Oo, na... nanggigising talaga para bihisan yung bata, magkikla ng bebe. Mm-hmm. So sa sitwasyon ko, after 3 months pa ako nag-aalaga ng newborn. So yung inaalagaan ko yung 7 years old. So nagising ako ng maaga para mag-assist sa kanya kasi mag-aaral. So, tapos pag araw naman, tinatry ni amo na ako yung sa bata, magbihis, oo, mag-asikaso. So, siyempre, alam ko na kasi may anak na rin ako, pero siyempre, iba yung sa kanila eh. Andun yung kaba na ano mangyari, diba? Andun yung kaba na baka mali yung magagawa natin, diba? Baka so, ayaw nila sa way na ginagawa mo. Yun din ako. Kaya yung pag nag-aayos ako ng bata, tumitingin ako kay amo. Kung parang humingi ako ng sinyalis, tama ba to? Okay, parang satisfied ba kayo sa ganito? Kasi ako, the way mag-alaga ako sa anak ko ganito. Oo. So, hindi naman sila yung kinukurek. Hindi. Yun maganda. Oo. Yung, sige, tuloy mo. So, yung makikita nila na kung paano ako mag-alaga ng bata, tapos paano ko kahatiin yung oras ko sa trabaho tsaka sa bata, yun yung parang nabilib sila sa akin na namamanage ko yung time na may panganay akong alagaan sa umaga tapos pagdating ng 6 o'clock padidiin yung bata tapos i-change ng diaper kasi parang tinitrain na nga ako. Paano naman yung pag-change ng diaper, Dai? Inuuna mo, parang sa akin kasi yung tinuro sa akin ay change diaper dapat. Yun yung din sinishare ko. Change diaper first before mo niya, yung body ng baby. Oh, tama. So, pag mag-change ng diaper, ano lang din naman yun. Depende sa amo kung may weight issue sila or may, yung sa amin kasi is cotton. Yung binabasa namin yung cotton tapos parang may lagayan ng heater. Doon namin nilalagay.
So pag ano, pag naglilinis, kailangan kukunin ko pa doon. So parang dapat naka-ready ka na every night. Yung step by step dye na cotton balls. Sa paglilinis ng mukha, ganun din ba sa'yo? Hindi, kasi yung nililinis namin sa mukha is same na dun sa nililinis dun sa pampam. Ah, iba-iba pala talaga. Depende sa amo. Oo. Depende sa amo. So, yung sa amin kasi, nagbili sila ng maraming cotton, yung ano siya, square. Yung ganyan. Parang wipes, kumbaga. Tapos binabasayan namin. Sa tubig, warm water. Nakabasa na yan siya. Tapos parang naka-heater na lang siya na para mainit yung cotton. May ganun siya. Sa amin naman, mag-ano lang kami, magkuha kami ng warm water din doon. Ito slot. Ay, hindi sa amin din na. Kumbaga, binasa ko na siya. Tapos, parang medyo marami yung tubig niya para at least basa siya. Diba? Tapos, pag yung basang-basa, i-anuhan mo lang, tanggalan mo lang ng konting tubig. So, kasi naka-heater na, hindi na. Parang, hindi na hassle, baga. So, yun, pag, ano, yun yung ginagawa kong puna sa, ano niya, kung mag-i-base ako ng diaper. So, pagdating naman sa pagpapaligo dahil hindi ka kinabahan, ay sabagay. Una, oo, kasi hindi pare-pareho nga. Yung paano, ano nilatutunan mo na malayo sa siyempre kasi sa atin wala tayong yung sa atin ilagay lang sa lap na ilagay lang sa paan sa ano tawag nito ako natapos tapos kasi magpaligo sa bata dito kasi sa kanila may tab yung sarili yung bata tapos parang may screen siya na parang gumaganon na parang ilagay mo dyan yung bata saka hawakan mo lang sa saka mo ipaliguan. Ang hirap. Iba-iba talaga dahil. Iba-iba dito. So, huwag kayong mag-alala kasi tuturuan na kayo. Tulad ng experience ko. Iba sa experience niya. Di pala para-pareha. Yung amo kasi. Yung sa akin naman din, nakakatakot yung turo sa akin nung nung amo mo. Kinuha nilang hilter. Ah, kasi kumuha sila ng hilter? Oo, kumuha sila ng 1 month. So, yung nagtuturo sa akin. Pero, thankful ako kasi ang dami ko natutunan rin about pagluluto. So, ayan. Iba-iba ang experience kay iba-iba, depende sa amo. So, anong pinaka-worst, pinaka-mahirap na nasabi mo na nalagpasan mo dahil about sa may newborn? Kasi ang hirap, di ba? Sa akin, hindi. Tumutulong ba yung amo mo? After 3 months, hindi. Okay. Yung sa pag-aalaga ko ng bata na ang pinaka-worst is may nagawa akong kasalanan. Ano? Yung bata is na-disgrasya. Alin, yung baby or yung? Yung baby. Paano? Kasi 4 months is nag-start na siya ng kain ng ng kundi. Ang aga naman? Yes. Pina-start na nila ng kain ng kundi. Ang aga? 4 months. Ano? Kapag kunti-kunti lang. Pero so, kadalasan 6 months. Diba? Kadalasan talaga 6 months. So 4 months pa lang pinatry nila kasi kung mga parang kumbaga gusto ko parang gusto bata na. So that time wala akong kasama sa bahay. Kumbaga nagluluto ako ng pagkain namin sa tanghalian ng panganay. Tapos may baby ako kasi gising siya eh. Hindi ko siya maiwan sa crib kasi umiiyak. Oh, yun yung mahirap ba? So ang ginawa ko bit-bit ko siya tapos nagluto ako ng kondi. Pag ulo niya sa iniwan ko na naman kasi siyempre may painumin ko ng tubig yung bata. Pagbalik ko karga ko na naman siya. Nakalimutan kong isara yung kondi na hinalo ko. Tapos tumalikod ako yung kamay ng alaga ko nasa likod. Tapos pinasok niya yung kamay niya doon sa kasi nga kakain nga siya. Ayya! 4 months? Yes! Nuku-nuku! Tapos? Kasi hindi ko alam yun. O, saan na nasa likod eh? So, kinakarga ko siya. Kasi aalis na ako sa kusina, lalabas na kami. Hindi ko alam na napasmaw niya yung kamay niya doon. Sa kumukulong kundi. Kumukulong ka talaga. Yes, kasi naka-on. Kasi hinalo ko lang siya. Ayan, yun nakakaba. Pati ako, hinabahan ako ngayon na. Alam mo ba? Takot-takot-takot-takot nun. Kasi akala ko terminate ako. Diyos ba? Paano mo na natuslo? Kasi nakatalikod ka. Umiyak? Hindi siya umiyak. Hindi umiyak? Hindi. Nakita ko na lang. Nung pinaliguan. Hindi. Nung pinaliguan ko na siya. Kasi
Pagkatapos ko dun sa kundi, oh, yung sa kusina, nangyari nun sa kanya, hindi ko alam. Hindi mo pa napansin? Hindi. Tapos? Binalang ko sa CR. Hindi ka umiyak? Hindi. Hmm. Yun lang nakasabi ko ba? Kasi, kung alam ko na ganun yung nangyari, oh, oh, siyempre maalagyan. Kasi sinabi na nila ni Amo sa akin kung in case na emergency na katulad na. Oo. Hindi, yung katulad sa ano natin, sa pag nasunog, baga pa napaso. Hindi tubig. Hindi. Pag may butter, butter. Ah. Butter talaga yung ilagay. Oo. Para hindi lulubo, tsaka maging tubig. Oo. So pag ano, parang flat lang talaga siya nakula. Oo. Kasi yung kumbaga, kaya naano ko kasi pag once napaso pala tayo, paglagyan mo ng butter, siyempre yung butter malamig. Oo. Parang sinisisip niya yung mainit. Kaya ganun. So, paano mo na pansin na napaso? Pinaliguan kasi nga rin. Di naka, dalhin ko na siya sa CR, paliguan. So, nung binubaran ko na siya, hinawakan niya yung kamay ko, ganun. Tapos nakita ko. Diba sa may lugaw? Bakit walang pula? Walang lugaw? Merong konti. Yung kasi hindi naman nadala yung kanin. Yung parang malagkit lang siya. Malagkit lang. Oo, yung parang tubig. Lunok ba tawag nun sa atin yung tubig? Malapot. Oo, malapot. Yun lang yung sa kamay niya. Oo. So, sabi ko, anyari dito? Tapos walang pula. Pula yung apat talaga nito. Alam mo din, pagkatapos mapaliguan din, lugo! Hello! Lugo! So, uy, nakaka-tense yung ganitong eksena. So, nung lumubo yung kamay niya, tawag agad ako kay Amo. Hindi yung ano yung kasi kung sinungaling ka pa makikita pa rin yun. So hindi na ako dalawang isip yung iba kasi di ba kailangan pa kailangan ano ng yung iba di ba kailangan tago ano yung sasabihin ko yung ganun. So ako pagkatapos ni baby maligo, call ako kay Amo. Mm-mm. Amang babae. Mm-mm. Paano sabi mo sinabi nga? Sabi ko, boss. Silong... Mahirapan mag-English. Mahirapan mag-English. Silongan. Sabi ko, si Longlong, napasi yung kamay. Oo. Sabi ko, silongin sa burn. Sabi ko, what happened? You take photo. So, pinicturean ko tsaka sinend sa kanya. Uh-huh. Oh my God! What happened? Where is mama? Sabi niya. So that time kasi yung matanda is wala sa bata. So ilang months ka pa nun, Dai? 4 months lang yun. Four months lang. Yun. Ago, yan yung nakakata. 4 months and 15 days. Putik na rin yung iniisip ko. Putik pa lang. Terminate na yung... Ito na yung terminate ko. Sabi kong ganun. Ang kaba mo nun, Dai. Sobra kasi. Ako nga, naipit yung alaga ko. Grabe na yung kaba ko. Naipit yung bintana. Nakasara ko. Nakahawak pala sa salilid. O bakit ayaw masara? Nandun pa na yung kamay niya. Buti dalawa lang yung namula. Natakot din ako nun. Tapos, so, yun, kasi natakot ako nun na i-terminate ako kasi nang i-terminate yung lola. Ay, mag-terminate? Oo. Ika-nine na akong ano sa kanya. Eh. Ah, yung lola, yung ano. Oh. Ika-nine ka ng filter sa kanya. Sa kanya. Terminator yung lola. Oo, terminator yung lola. So, ang inisip mo nun, Dai, ano? Ha? Yung inisip mo? Terminate na ako. Talk your things. Parang isip. Terminate. Butik, parang... Oo. Sabi ko, ma'am, what can I do? Parang sabi ko ganun, anong gagawin ko? Baka mamaya i-terminate ako ni Luna, ganun. Kasi nga, siya mismo yun ang kukwento sa akin na ganun yung mama. Oo, so na nangyari, Dai, sino ang unang nakakita sa bata? I mean, sa pamilya, mama, papa, lola o lolo? Pag-call ko kay ma'am, dumating si Lola ng hapon. Si Lola ang nauna. Oo. Pinakita ko. Ano sabi ni Lola? Wala. Kasi, siya eh. That time, hindi pa kami magkaintindihan. Hindi ba marunong Hindi siya marunong mag-English. May sinalita siya ng Chinese, pero hindi ko maintindihan. Ano yung expression ng mukha niya? Siyempre, yung bibig niya, naka-wilwig na kasi galit. Galit na siya. Pag galit siya, hindi ka makikita. Oo, nakatakot pa naman. Yeah. Tapos, pagdating ni Amo mo? Pagdating ni Amo, sinek niya agad yung baby.
Ano ng mukha? Doon ako natatakot. Normal siya, yung normal lang siya, yung hindi yung bakit hindi mo inyong yung ganun. Hindi sa tiger, hindi. Ah, maganda. Yun so, yun, nakaka-less din yun ng kababang ganun. Pero pagdating pala si Amo, na ganun na. Si Amo makakaintindi siya. So, sabi ko, ma'am, sinong, sabi ko, hindi ko sinadya, saka hindi ko alam na ganun yung gagawin niya. Sabi ko, sorry kasi hindi ko naingatan. Hindi, parang kumbaga hindi ako nag... ingat na alam kong may bata ako. Pwede ba? Madistresa. Hindi. Kasi baby siya, hindi pumasok sa isip ko na gano'n yung gagawin niya. Iko-op niya yung... I-dublo ba naman niya yung kamay niya sa kanin kasi kakain siya. Sino ba namang tangang cheche na... Ganun mangyari. Diba? Sabi ko, ma'am, hindi ko hiningi na ganitong mangyari. Sabi ko, tinuturing ko na rin tong anak. Yun yung lalaki din eh, no? Ganun din ang feeling ko ngayon. Alam akong lalaki. Yun yung ano ko kasi. Kaya nga hindi ako nangulila sa anak ko. Kasi lalaki yung anak. Ganun din ako din ngayon. Oo. Kasi that time hindi rin ako nakaka-cellphone ng maayos. Kasi super busy na, diba? Pag-newborn. Ang dami, super dami talaga ng work. So, paano? Nung nakita na ni Amo mo na ganun, yung expect mo na baka iti-terminate ka, so ano nangyari doon? Tinanong ko siya, syempre. Tinanong mo na, inunahan mo na. Inunahan ko na. Eh kasi nga, ayaw ko naman. Baka namaya biglaan. Biglaan ka. Oh, talk your things. Syempre, di ba? Kaya, hinig ako noon, sabi ko, ma'am, galit ka. Sabi ko, sorry kung hindi ko naingatan si Bibi. Hindi ko naman kasi sinadya, ganyan. Sabi ko, ma'am, anong gagawin ko? Baka mamaya, ganyan. Sabi ko, ma'am, baka mamaya pauwiin mo. Sabi niya, hindi mo naman sinasadya. Saka hindi mo naman hiningi na ganyan mangyari sa baby ko. So next time, careful. Nakakaano din yung ganun. Sana lahat ganong employer yung nakaka-intindi. Next ganyan, iwas na talaga. Sabi ni Amo, be careful. Meron na naman. Meron pa. Yun pa rin. Yung hindi pa din. Baby pa rin. Pero that time, hindi ko nakasalanan yun. Paano naman? Si Amo yung nagbantay nun sa kanya. Ilang months na yon? 6 months. 6 months? So, nakakainom na siya ng juice. Two months. Na pang baby. After. Sabi ni Amo, sabi niya, Tete, you cook our food for lunch. So, nagpunta akong kusina. Sabi ko, bantayan mo si baby. Sabi niya, sige. Kasi excited siya. Sabi ng anak niya, Mami, I want Silong drink the juice. Sabi ng panganay. So, siyempre, yung nanay, excited na makatry yung baby niya ng juice. Hindi niya inisip na may baby siya doon na gumagapang-gapang na konti. So, pinaupo niya doon sa sopa. Tapos, pinaupo niya yung baby na yun, 6 months na yun. Iniwan na niya. Iniwan niya doon sa sopa. Tapos, kumambling. Hindi pa. Kumuha siya doon ng kumuha siya ng juice. Tapos, ako nasa kusina din. Bigla na lang kami narinig ng boom! Sabi ko, ano yun? Tapos, umiyak na yung bata, takbo siya. Tapos, alam yung ginawa niya? Tete! Ganyan lang siya, sabi niya. Sabi ko, bakit hindi mo ginawa yung anak mo? Nagsigaw-sigaw ka pa dyan na, Tete. Nasak. Yung parang... Ikaw yung naalala niya. Sabi niya, Tete! Sabi ko, bakit hindi mo ginawa yung anak mo? Sigaw-sigaw pa dyan. Hindi ginawa ko yung bata. Sinek ko kung may dubo, kung may buka. Ikaw pa yung kumuha siya yung nauna sa area. Yan yung... Kasi siyempre, tumambling. Hindi lang yung sopa. Tapos parang may hagdanan konti. Isa. Hindi naman maano. Parang ganito lang. Pero parang point. Nagbalintong-balintong. Tapos nahulog siya sa doon sa sahig namin. So, dalawa yung point niya. Sabi ko, ano ba? Sabi ko, ano ba namang buhay to? Sabi niya, it's not your fault. It's not your fault. Siya pa yung sabi niya. Kasi yung ibang amo, guys, isisisi sa'yo. Sabi niya, na telephone kasi natakot ako. Sabi ko, you check it's high blood. Sabi ko, kasi nataranta ka na eh. So, sinek namin itong may dugo or may bukol. Ay, dito talaga yung bukol. Wala na.
pula lang siya. Pula. Hindi naman yung iba, di ba, parang may bukola dugo. Hindi, yung pula lang siya, siguro na, nadusdus doon sa ano. Tapos, nasawa nang yung sabi ko, buti na lang. Galing mo lang. Hindi ako! Hindi ako! Yun din ako, dai. Kasi one time din, dai. O, ako naman, ako na ata nagbablog. Ah, one time din, dai, yun, alaga ko naman ito. Naging violet. Nag-prepare na ako ng ano, ng pagkain sa kusina, yung lolo lang yung nandun. Di ba pag nagkakalakad na, yung sabik-sabik na talaga maglakad-lakad, tapos may umano ata siya, yung akala niya makakahawak siya, tapos hindi pala umabot. So, na ganun siya, namu-mu. Ito yung tumama. So, kita naman sa CCTV, yun ang maganda din pag may CCTV. Kita naman sa CCTV na ano nangyari. Oo, so, hindi din pala sisi yung amo ko. Yung amo ko dahil yun yung magandaan ko sa kanila kasi siyempre takot ako si matanda. Takot ka talaga? Takot ako. Pero ngayon? May takot na kumbaga nailo na hindi na katulad dati na parang iniisip ko, ay, takot ako baka i-terminate ako. Ngayon hindi na ako takot so, na i-terminate. So sa pang-nine na helper, first-timer akong nagtagal. Ay, puro Indo. Kasi nga yung Indo. Merong nagtagal dati is 4 years si Nana Tete. Indonesia. 4 years din kasi siya. Indonesia ang pinakuha kasi marunong magtagal. So, ikaw first time ka na. Nahihirapan ako mag-adjust dun sa matanda. Hindi ko siya maintindihan. So, yung ginagawa namin, action-action. Ganun na lang. kasi hindi. Sabi ko, paano ba ito? Parang minsan, sinatawagan ko si Amo sa mami, sa nyo as mama, what you want to told me, what I cook, you ask her if what I want to do. Kayo ni Amo na lang nag-cook. So ngayon, si Lola yung nag-adjust sa akin. Dati, hindi siya marunong mag-English. Ngayon, okay na. Nag-practice na siya. Marunong na siya. Kitchen later, you cook this one. Yung kumaga, konti. Sabi ko nga, kasabi ko, halda, marunong mo siya mag-English. Wow, nagulat ka na kasi din. Kasi kahit yung mga kapatid niya, tsaka yung mga anak, yung anak niya, pag may bisita, tapos minsan, nagpapasikat baga. Kitchen, literal. Wow! Sinatawa sila sa akin. Wow, Englishera na. Kasi, nag-a-adjust si mama pa yung nag-a-adjust sa'yo. Natutuwa sila. Diba? Dati, mama, I don't know how to speak English. Now, she can talk. Yun yung ano sa kanya. Tsaka ngayon, hindi na siya yung katulad dati na sinisigawan ako. Wow. So, both side nag-effort na maging... So, ayun nga din. May best din na, ano? Hindi talaga perfect. Basta, andun yung... Both side na maging, ano ba tawag doon, English kasi, kumbaga parang magtagal. Uh-oh. Kasi parang relasyon yan. Parang, tsaka yung walang sabi. Walang umaayaw. Uh-oh. Basta willing kayo na kapit, nag-a-adjust kayo yung both side. Yun yung sabi ni Amo na, kung hindi ka happy sa amin, matagal ka nang umalis. Oo. Yun sabi so, sabi ni Amo, lalaki sa kanilola, Sisi, are you happy? Sabi ko, yes. Tapos sabi naman ng amo ko na ako, kasi kung hindi ka happy sa family namin, matagal ka nang umalis. So doon ko na inopen lahat ng dati na balak ko. Anong balak mo dati? 3 months pa lang. Yun nga yung nangyari sa bata. Ah, yung parang... Saka, kasi may karanasan din ako sa matanda. Na sinisigawan niya ako. Tapos, sinicheck niya yung kwarto ko kasi nandun yung damitan ng alaga ko. So, sinicheck niya yon. So, siyempre may baby ka, di ba? Kung naka-arrange ka sa gamit mo. Tapos, pinicturan niya that time. Tapos, nag-call siya sa bunso nila. Sabi niya, sabi niya noon. Kasi that time, kukuha siya ng damit ng alaga kong panganay. Kasi dadali niya doon sa kapatid. Tapos nagsumbong siya na hindi makalat sa gamit mo, ganun. Hindi. Yung damit ng alaga hindi naka-arrange. Yung damit ng alaga mo. Kasi yung alaga ko pag once nakabihis siya, pag hindi niya, ayaw niya yung damit, sabog-sabog.
yung kahit nakabaliktad pa, isuksok niya lang. Yung alaga mong panganay. So yun, sinigawan niya ako. Tapos, hindi pa yung aga-aga nun ah. Hindi pa kagigising ko lang. So meaning, yung matanda dati is stricto. Gusto perfect. Perfectionist kasi siya. Until now. Hanggang ngayon naman. Oo, pero at least na-adjust na rin siya. Oo, tsaka hindi nakatulad dati na ako natakot-natakot. Pag nagagalit siya. Pero sino nakapirma sa'yo dahil matanda? Hindi. Yung babae. Pero bakit pag ayaw ba ni Lola, ayaw na din ng mga amo mo? No, sir, sila kasi isa sila, kumbaga isang bahay sila. Kumbaga, nakitira sila sa mama? Hindi. Yung mama yung nakitira sa kanila. Oh, bakit yun yung nasusunod? Eh, syempre, pag kumbaga, kasi... No? Pag may kontra, no? Ayaw nilang magulo. Ayaw. Kahit sabihin na natin, kahit sila, nagsasabi nila ayaw namin siya kay mama, pero no choice kami. Mama eh. Oo, mama. Magulang namin kahit mama ayaw. Mama nilalaki mo yun? Oo. Oo. Ah, mama nilalaki. Kasi ayaw na ng kapatid ko, tsaka yung isang kuya ko sa kanya. So, wala siyang choice, kundi kuni, bunso siya eh. Bunso siya. Wala, kumbaga, ayaw ko ng ganito. Minsan, ano, sabi ko nga. Sabi ko nga na, ano, na mahirap. Sabi ko mahirap. So, doon in-open ko na ako na, tapos, sabi ko, you know what, 3 months ago, I want to break my contract. Sabi ko, why? You remember, mama shout me, sabi ko. Kasi sinabi ko na, sabi ko, nailabas mo yung parang nasa loob mo. Sabi ko, sinabi ko, your child also shout me, she want like this. I'm not a robot. Sabi ko, ano reaction nila nung day? Talaga, as in, sabi ko, ngayon? Sabi ko, ilang years ka na nun, day, nung na-open mo yon? End contract na ako nun eh. Kasi bago ka i-renew. Oo. Doon na ako nag-open up sa kanila. Mm-hmm. Kasi si babae lang talaga, yung amo kong babae lang talaga yung sinasabihan ko ng hinain ko. Lahat alam niya yan. Pero before hindi pa. Alam niya rin. Hindi niya lang sinishare na ganun. Hindi niya sinishare sa asawa ganun. Sinishare siguro, pero parang kumbaga yung lalaki, yung reaction niya, parang gusto niya, kumbaga gusto niyang tingnan din yung, tanungin din yung, kumbaga gusto niyang marinig niya. Oo, mismo sa akin, galing sa akin. So, yun yung ano niya. So, sabi ko, if I have, English eh. Yun din. Kunwari, may kasalanan ako. Oo, you tell me lang. Oo. Sabi ko. Don't shout. Oo. Pag may kasalanan ako, sinasabi ko sa inyo. So, kung may ayaw kayo sa akin, talk to me nice. Don't shout me. Sabi ko, kung ayaw nyo na sa akin, you tell me. Oo. Sabihin nyo sa akin so I can prepare. Sabi ko. Kung ayaw ko na rin sa inyo, I tell you, so you can prepare also. Yun yung maganda. Kaya yung sabi ni Amo, pag ayaw mo na sa amin, huwag mo kaming biglain na, bigyan mo na agad kami ng letter, saka bababa ka na. May maganda kayong usapan both sides. Sana nga hindi magbago kasi siyempre alam nyo na. Ano feel mo eh? Matapos ka na ng pangalawang kontrata mo. Siyempre mag-another masaya. Contract ako. Oh, diba? Oy, ayan guys, first timer, may newborn, 2 alaga, ang daming pinagdaanan din. So kayo dyan, laban lang. Kaya nyo rin yan. So ano last message mo sa mga first timer na gusto mag-apply? Sa mga first timer na mag-apply, tibayan nyo yung loob nyo. Kung may dadating mang problema, go to the flow lang, hindi yung magpapadepress kayo. Kumbaga, isipin nyo na masusolve to. Yung kumbaga, kaya ko to, kahit hindi yung lagi, suko agad. Lagi isipin na kaya. Kasi three months ago before, hirap ka din. Hirap din ako. Parang sinasabi ko, ayaw ko na, nasisira na yung pamilya ko dahil sa stress ko, sa trabaho. Nadadamay. Nadadamay. So, iniisip ko, kaya ko to para sa pamilya ko. Kasi first timer din sa guy. Three months pa lang ako nun, parang yung sinasabi nila na ang hirap. Yung hindi ka pa naka-adjust, yung nag-aaway kayo ng pamilya mo, kasi
parang hindi mo maintindihan siguro sa pagod. Yung may problema ka na dito, may problema din sa Pinas. Tapos parang pinagsabay. Sama-sama. So dapat, din ako. Dapat marunong kayong mag-adjust. Ano, paano naman yung way na ginawa mo para malibang sarili mo? Ako kasi so yung, kumakanta ako. Hindi. Yung way ko that time kasi inaaway ko yung asawa ko. Selos ako ng selos eh. Yung walang kabuluan na selos. Ay, ganun. Oo. Yung sinasabi niya sa akin na nagre-report ako sa'yo, hawak mo yung FB ko. Bakit ganyan ka pa rin? Silosa ang lola. Oo, that time. So yung ginawa ko, may Wattpad ako sa phone. Doon ako. Hindi pa ako noon. Kasi hindi pa ako yan. Wala sa isip ko na mag-vlog-vlog yan. So yung ginawa ko, nagbabasa lang ako ng Wattpad hanggang madaling araw yan. Ako hindi ko na-try. Pag English, binabasin guys? English may Tagalog. Wow! Ako nahihilo ako pag ano, hindi ako hindi. Tapos, minsan, binubuksan ni Amo yung sinicheck ako ni Amo. What time is it na yun at sleep? Open the light if you want to read the book. If you want to read your phone. Sabi niya, para hindi masira yung mata mo. Ay, ganun? Oo. Kasi nakikita nila, may reflection ng cellphone. Sabi niya, pag ayaw mo pa matulog, nagbabasa ka ng phone mo, open the light. Hindi yung, matulog ka na, may trabaho ka pa bukas, hindi ganyan, hindi. Maganda din, no? Basta, laban lang. Dapat hindi, pag maliit na problema, hindi nyo iisipin na suko agad. Yung humanap kayo ng paraan para malibang kayo, o, yung masolve nyo. Kasi, pag once dito na tayo sa abroad, ano na eh. Tayo lang din makakatulong. Tayo lang makakatulong sa sarili natin. Saka, naka-invest na tayo. Nakagastos ka na. Pagdating mo dito, hindi mo pabawi. Suko ka na. Wala. Wala din. Ano yung may tutulong mo sa pamilya mo kung suko ka na? Ito yung katwiran ko. Hanggat di kayo aayaw sa akin, hindi ako aayaw sa inyo. Yun yung anuhin mo. Hanggat okay, yung... Hanggat hindi kayo susuko. Hindi rin ako susuko. Pagtitiis lang eh. Tiis lang. Sanay tayo dyan. Sanay tayo. Kahit non-stop yung trabaho natin. Dapat. Non-stop dito, pero magaan lang naman dahil hindi tulad sa bukid na magkarga kahoy. Diba? Magaan lang. Linis-linis non-stop. Siyempre. Kasi may newborn. Dapat marunong din kayo mag-discarte. Siyempre, balik-balik si Arisa. Yan yung ano, sikrito ng mga diba? So kung pagod na, kunyari naihi. Kunwari ihi. Tapos wag naman minuto-minuto ha. Kasi masyadong mahalata. Mahalata tayo. Siyempre, mga half hour. Upo-upo ka ng 3 minutes dun sa CR. Grabe na, ang haba ng tae. Diba? Hindi, dapat diskarte lang para makapagpay nga. Pagdating naman sa pagkain nyo. Mamaya na. Ayan na nga guys. Tapusin na namin dito. Guys, follow Dinsky Vlog. Yes. Thank you, Dai Dinsky. Bye-bye.